Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si San Justino, isang martir, upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkakakilala kay Hesukristo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya ay aminawang makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Ako si Tobit. Pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran. Hindi na ako nagtakip ng mukha dahil sa init. Hindi ko na napunang may mga paya pa lang nakahapon sa tapat ng himlayan ko. Ang mainit pang ipot na mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga gamot ay inilagay sa laong na laong nagpalubha hanggang sa ako'y tuluyan ng nabulag. Apat na taon akong hindi nakakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. Dalawang taon akong inilagaan ni Ahikar hanggang sa siya'y mapunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang mananahi habang panahong iyon para kumita sa ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ng panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha niya agad ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagpasok niya, humalinghing ang kambing, kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw ano? Hala, ibalik mo iyan. Hindi dapat tayo kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin. Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniniwalaan. Pilit kong ipinababalik ang kambing sa may-ari nito. Galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid.
Sa puong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Sa puong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita ay hindi siya takot. Matatawag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Sa puong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di magwawakas. Buong karangalan, siya'y itataas. Sa puong Diyos, nasasalig ang puso ng taong matuwid. Magsitayo po ang lahat. Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutukon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kilala bilang mapagkunwari ang mga Pariseo. Mapagkunwari. Kilala sila sa gawaing ganoon. Yung nagpapanggap o tinatawag nating ipokrito. Kilala ang mga Pariseo at yung mga ilang kampon ni Haring Herodes sa mga ganitong gawain. Yung minsan, iba ang pinapakita at iba yung nasa loob. Meron naman, iba yung
ipinapakita pagkaharap at iba yung ipinapakita kapag nakatalikod. Ganyan yung mapagkunwari. Ganyan yung isang hipokrito. Hindi mo alam kung alin ang totoo. Parang yung pinakita nila kay Jesus sa ating ebanghelyo. Lumapit sila kay Jesus para magtanong. Pero ang totoo, para siluin si Jesus. Ibig sabihin ng siluin, yung hulihin si Jesus. Hulihin gamit ang kanilang pananalita. Kaya nga sabi nila, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat. Ang tanong nila, dapat ba kaming bumuwis? Dapat ba kaming magbayad ng buwis? Pansinin natin yung ginawa ng Pariseo, no? Paano sila naging ipokrito o mapagkunwari gaya ng sinabi ni Jesus? Dalawang bagay. Una, nagtanong sila, pero ang totoo, gusto nilang siluin si Jesus. Hindi naman talaga totoong tanong ang gusto nila. Ang gusto nila, hulihin si Jesus. Iba yung nagtatanong ka dahil gusto mong makaalam o gusto mong matuto. Iba yon sa nang huhuli ka at alam mong may gusto kang masamang mangyari. Hindi naman talaga gustong matuto noong mga Pariseo. Ang gusto nila, mapasama si Jesus. Pangalawa, tinawag nila si Jesus na guro, pero ang totoo, hindi naman sila naniniwala at hindi naman nila nirerespeto si Jesus. Hindi ba kapag guro ang tawag mo sa isang tao, ibig sabihin, tinuturing mo siyang mayroong kaalaman o kaya meron kang pwedeng matutunan. Pero ang mga Pariseo, kahit tinatawag nilang guro si Jesus, hindi naman sila nakikinig sa mga turo ni Jesus. Hindi naman nila nirerespeto si Jesus. Kung minsan, may mga pagkakataon na ganito din ang nagagawa natin. Alam man natin o hindi, sinasadya man natin o hindi sinasadya, pero kahit ano pa man, masama pa rin ang maging ipokrito. Yung tinatawag mong nanay o tinatawag mong tatay ang iyong magulang, pero kung sagot-sagutin mo naman, ganun na lang. Tinawag mo pang tatay, sinigawan mo naman. Tinawag mo pang nanay, pinagdabugan mo naman. Di ba parang taliwas yon? Pag sinabi mong nanay, pag sinabi mong tatay, dapat may respeto. Dapat may paggalang. Hindi pinagdadabugan at sinasagot. O kaya naman, yung sinasabi mong gusto mong maglingkod. Tumatakbo ka pa at gusto mo may posisyon ka pa. Pag sinabing lingkod, dapat tapat at hindi nanloloko. Kundi sa huli, magigi ka lang ipokrito. Minsan naman, sa ating trabaho, tinatawag nating boss, yung ating amo. Pero, pagtalikod, sinisiraan mo naman. Tandaan mo, siya nagpapasweldo sa'yo. Kung galit ka sa kanya, huwag mo na lang siraan. Umalis ka na lang para hindi ka magkakasala. Kung minsan, ganito yung nagagawa natin. Iba yung pinapakita sa harap, iba yung pinapakita sa likod. Iba yung nasa isip, iba yung nasa puso. Kaya sa huli, nagiging ipokrito. Tandaan natin, kilala ni Jesus ang mga ipokrito, kaya wala tayong maitatago. Ayusin lang natin
ang ating hangarin at mga gawain. Tingnan kung ito ba ay magkatugma para sa huli, hindi tayo lalabas na mapagkunwari. Amen. Inamahal kong mga kapatid, nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon, mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamamayan ng lungsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundong ito. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan, naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad, naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan. Nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay nakapaloob sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, na si San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak
ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Justino at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
narito ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay dumalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino, kami manalig. Manatiling tumanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. At panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aralo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa isang magandang araw po sa inyong lahat.